Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. It's the boss, Josh A. Wolf. Kill time, guys. So, gusto ninyong maghubad o ay pakita ni Ivana Alawi ang buong katawan niya sa camera? Simple lang yan. Huwag ninyong suportahan. Huwag ninyong panoorin yung mga videos niya. Huwag ninyong ilike yung mga posts niya. Huwag ninyong pansinin. Huwag ninyong bigyan ng atensyon. Dahil sa oras na hindi na siya binavalidate ng mga kalalakihan sa mga posts niya, sa mga videos niya o sa buhay niya, maniwala kayo sa akin, makakaramdam yan ng sense of urgency. Di ba nga nung mga panahon ng mga early 2000s at saka mga 90s, di ba? Yung mga artista, di ba, sila Rica Parelejo, yung mga yun, mga artista nung una na pagka nalalaos na tapos wala nang mga magagandang project, anong ginagawa? Naghuhubad. Bakit? Kasi alam nila na papalaos na sila at kailangan nilang gumawa ng bagay para makuha ulit ang atensyon. Gaya ng sabi ko sa inyo guys, itigil ninyo yung kakasimp. Dahil napaka-importante ng atensyon natin pagdating sa babae. Dahil kung walang titingin sa isang babae, ang feeling nila para silang mamamatay. Dahil isa yan sa mga weapon nila para mag-survive sa mundo. Dahil hindi sila mga malalakas na nilalang katulad natin. Ang rason kung bakit meron silang thirst o hunger para sa atensyon sa mga kalalakihan, eh dahil pagka nakakuha sila ng lalaki sa mundo, alam nila na magsusurvive na sila, kumbaga safe na sila. Dahil nga yung mga characteristics o mga bagay na wala sa kanila, sa mga babae, nasa ating mga lalaki. Kaya nga tayo mga babae, hindi natin kailangan ng babae para mabuhay sa mundo. Oo, kailangan mo ng sex. Oo, kailangan mo magkaroon ng anak. Well, actually, hindi mo naman kailangan magkaroon ng anak. Gusto mo lang. Kahit sex, kaya mong kontrolin. Pero yung mga bagay na kaya mong ibigay sa babae, like money, shelter, food, security, status, at kung ano-ano pa mga bagay na meron sa'yo na hindi niya kayang ibigay, dahil ang kaya lang niya ibigay sa'yo ay sex, domestic comfort, at saka children. Eh yung bagay na children, magagawa mo sa kanya yun. Sex, mabibigay mo rin sa kanya yun. Domestic comfort, mabibigay mo rin sa kanya yun. Pero yung mga bagay na mabibigay mo sa kanya, yung mga money, status, security, shelter, yung mga yan, hindi niya kayang ibigay sa'yo yan. Kaya ikaw ang mas kailangan niya. Kaya kung hindi ninyo papansinin si Ivana Alawi, sigurado, mapipilitan siyang pindutin yung red button. Isipin nyo, ito, imagine nyo lang, paano nga kaya kung dumating ang time, biglang mag-upload si Ivana Alawi ng video, tapos walang view. Tingin nyo anong mararamdaman niya. Di ba? Di kakabahan na siya. Kaya nga ngayon, unti-unti pang lalong mas hindi na nagpapakita ng katawan si Ivana kasi nga, sikat na siya. Alam niya, validated na siya, na solid na yung karir niya. Na lahat kayo, manonood kayo kahit na anong i-post niya sa video niya o sa YouTube niya o kahit sa mga page niya. Di ba? Kasi nga, binavalidate ninyo. Kaya ang tingin niya sa inyo, puro mga fans lang talaga. Tapos habang nilalalike niyo siya, habang pinupupusuan niyo o sinishare niyo yung mga videos niya, may ibang sumisibak na lalaki sa kanya, yung alpha niya. Tapos kayong lahat, ginagamit niya kayo pambayad ng bills niya, pambili ng mga kailangan niya, pambili ng pagkain niya, tapos may sumisibak na iba. Samantalang ikaw yung nagpo-focus para matulungan siya sa buhay niya. Tapos yung nito tumutulong sa buhay niya, yun yung nakakapasok sa loob niya. Mga di ba? Tapos ikaw, lalalike, di ba? Kaya itigil niyo yung kakasimp. Kakaka-like, kahit dyan sa kahit kanino pang mga babae. Actually, pati yung mga nag-TikTok dyan, o yung mga Instagram thoughts dyan, yung mga nasa Instagram, yan mga yan, pag ginawa nyo yun, pag hindi nyo napinansin yung mga yan, sigurado makakaramdam yan ng sense of urgency. Magkakaroon yan ng takot, fear. Makakaramdam at makakaramdam yan. Dahil wala nang pumapansin sa kanya. Guys, ang mga babae, simula bata pa lang sila, binavalidate na sila ng mga kalalakihan. Dahil, sino ba tinatrato na maayos pagka maganda? Di ba yung mga batang babae? Kumpara sa atin. Kasi ang society, walang pakialam sa lalaki. Kaya nga tayo, hunger tayo o gusto natin magkaroon ng success sa buhay natin. Dahil dyan lang tayo binavalue sa success. Pag ang isang lalaki walang success, walang pakialam ang mundo kahit na may itsura ka pa. Pero hindi katulad ng babae. Pag ang babae maganda, kahit wala pang success, kahit nakatira lang sa squatteran, maniwala ka sa akin, sigurado ang buong mundo nagkakagulo sa babae na yan. Dahil nga sa itsura niya. Kaya nga ang babae, mas nauuna sila mag-peak habang mga bata pa lang tayo. Pero nagde-decline sila habang tumatanda. Dahil nga sa looks. Tsaka sa fertility nila. Diyan tayo,
Kaya nga attracted tayo sa malaking boobs, malaking puwet. Kasi alam mo na yung time na yon, pwede na siyang magbuntis. At kung bakit gusto mo yung ganda niya, kasi nga alam mo itsura na magiging anak mo. At presentable siya sa madla dahil nga maganda siya. So makakadagdag yun ng status sa'yo. Pero ang lalaki, kailangan mo magkaroon ng success. Pero ang lamang natin, habang tumatagal naman, kung ang lalaki, inaayos niya ang buhay niya, maniwala ka sa akin, habang tumatanda ka, ikaw naman ang napapansin ng society, mas nagiging importante ka. Bakit? Kasi nagiging productive ka. Dahil gumaganda ang status mo, yumayaman ka unti-unti. Dahil nga tumatagal, habang tumatagal. Kaya pagdating mo na matanda ka na, tsaka ka na lang maghanap ng girlfriend. Pwede kang makipag-date lang. O kung gusto mo mag-asawa balang araw, nasa sayo yun. Pero pwede mong gawin yun pag matanda ka na, pag marami ka ng pera. Dahil sigurado, kahit na matanda ka na, makakakuha ka pa rin ng babae na mas bata sa'yo. Kumpara sa isang babae na matanda na, hindi basta-basta makakakuha ng mas bata sa kanya. Sino pang mas bata ang gustong pumatol sa mas matandang babae? Diba? Sinong lalaki ang gusto mong pumatol sa ganun? Depende na lang kung may pangangailangan ka sa pera tapos mayaman yung babae. Katulad nung sinasabi na, si Ay nga daw, Ay de las Alas. Sa pangit ni Ay na yun, sa tanda ni Ay na yun, tingin nyo ba? True love yun? Katarantaduan yun. Kung di status ang habol ng lalaking yun, pera ni Ay de las Alas. Dahil anong attraction dun? Sa itsura nun, tapos sa katawan na meron nun, sa edad nun. O mag-fade na yun. Kaya lamang tayo habang tumatagal. Kaya itigil nyo yung kakasimp. Dahil mas importante tayo, itigil nyo yung kakabayad ng bills ni iba na alawi. Kaya nagbabayad mo kasi ba sumisibak? Hindi pa nga natin nakikita man lang yung kulay nung ano niya, di ba? Tapos yung itsura nung ganito niya, di ba? Ina, di ba mga pagsalita. Kailangan YouTube friendly na raw. Ito mo, napamura pa raw. Pero, pinapractice na natin yan. Okay? Kaya, mga G's, stop simping. Nakikiusap ako sa inyo, stop simping. Ginagawa natin delusional yung mga babae. Okay, tayo mismo sumisira sa buhay nila. Imbis na naiintindihan na nila na habang bata sila, mas mataas ang value nila, na ito yung panahon na dapat mag-asawa ka na o makakuha ka na ng high value na male, hindi tuloy nila naiintindihan yan. Dahil akala nila dapat na katulad natin sila. Habulin muna nila excellence bago sila mag-asawa. Hindi. Dahil ang number one trait o attractive sa mga babae ay yung looks nila. So kung ang isang babae na maganda ay teenager pa lang kumpara sa isang babae na nasa 30 na, natural mas attractive yung mas bata. Dahil mas fertile, tapos sa syempre mas maganda. Na alam niyo pag tumatanda, di ba, kitang-kita naman yung itsura, di ba? Ibang-iba na kumpara sa mas bata. Kaya itigil niyo yung kakasim. Kaya kung gusto ninyong makita na maghubad yan o magpakita pa ng mas maraming balat ng skin, okay? Kailangan wag niyo siyang isimp o wag niyo siyang i-glorify, wag niyo siyang sambahin. Dahil sa kakasamba ninyo habang tumatagal, lalo lang mawawalan tayo ng chance na makita natin ang batang katawan ni Ivana Alawi. Well, actually, she's not my type naman. So, I don't give a fuck.